Hello, good morning mga ka-TH. Today, gagawa tayo ng L-Road. Gagawa tayo ng L-Road mga ka-TH. Bali, madami nang nag-request sa atin kung paano ba gumawa ng L-Road. So, today gagawa na tayo ng L-Road para sa mga nag-request natin na mga ka-TH. Oh, ito na mga sanuha, gawa tayo. So, ito pala ang sukat ng L-Road. Bali, sa haba niya mga ka-TH is 14 inches. 14 inches ang haba nito mga ka-TH. From dito, papunta dito is 14 inches. Tapos, 3 inches naman yung hawakan natin mga ka-TH. So, ganyan mga ka-TH ha. 3 inches. 14 tapos 3, bali 17 inches to lahat mga ka-TH. 17 inches to lahat. So, ang unang gagawin natin mga ka-TH, gamit tayo ng electrical tape. So, kuha tayo ng, kasi wala tayong mercury. Bali itong battery ng GPS yung gagamitin natin kasi hindi ako nakabili ng battery. Tapos mga ka-TH, kuha na natin to mga ka-TH. Tanggalin natin to. Mag-ingat kayo sa battery mga TH ha, kasi nakakalason to. Wala kasi tayong mercury na kuha ba mga ka-TH, kaya battery na lang yung gagamitin natin. So ito na yung gagawin na pang kuha natin sa mercury. Bali wala kasi tayong mercury, ito na lang. Durugin natin mga ka-TH. Durugin lang to, durugin. Tapos ito mga ka-TH is 14 inches to. Ayan oh. So 14 inches siya mga ka-TH. Ayan. Ayan mga ka-TH, 14 siya mga ka-TH. 14 tapos 3 inches naman yung hawakan. So paglagay ng mercury mga ka-TH, ganito lang gawin yung mga ka-TH oh, para hindi kayo mahirapan. Dito nyo ilagay.
Yan. Tapos dito na natin gagamitin si electrical tape. Sug natin dyan. Bali, kukuha natin itong mga katits, lalagyan natin ng itim para alam natin na ito yung mercury. Yan. Tapos na yung isa mga katech. Ito namang isa. Bali, gold yung ilalagay natin mga katech. Ito. Gold to gold.
Yan. Mga ka-Tedge, tapos na yung ating L-Rod. Diba? Napakadali lang gawin. So, ito nga pala mga ka-Tedge, yung L-Rod natin. Sa nagtatanong, ano yung gamit ko na ito? Ito pala yung Tiger Bronze, mga ka-Tedge. Tiger Bronze to. So, kung bibili kayo ng ganito, tanong nyo doon sa hardware or sa mga fishing store, yung mga fishing merchandise, yung mga bintahan ng mga mangingisda, bitaw mga ka-Tedge, yung basta kahit sa hardware, tanong nyo kung may kuan lang, may Tiger Bronze pa kayo, kasi ito mura lang to dito sa Bohol. Yung Tiger Bronze namin dito is 45 pesos. Bali, ganito kahaba. Bali, mabahaba rin to mga ka-Tedge. Pero sa isang Tiger Bronze, isa lang talaga maka... Isang ganito lang yung pwede niya gawin. Sa isang Tiger Bronze, isang ganito lang. So, dalawa yung binili ko para makuhan siya. Maging dalawa yung L-Rod natin. Left and right. So, ayan mga ka-Tedge. Paano naman ito gamitin? So, ang mahirap nito mga ka-Tedge, kung gagawa ka lang ng L-Rod, tapos di mo alam gamitin, ay siguradong bukya ka na naman mga ka-Tedge. Kasi di mo alam eh. Bali, sa paggamit ng L-Rod mga ka-Tedge, ito. Pag ito, nilagay mo sa dibdib. Sa dibdib dito may lagay mga ka-Tedge ha, sa dibdib, yung parang ganyan siya mga ka-Tedge. Yung parang ganyan mo siya ilagay mga ka-Tedge, ganyan yung hawakan niya. Ganyan. Pag may gold sa ilalim, bubuka siya. So hanap tayo ng kuan mga ka-Tedge. Hello mga ka-Tedge. Bali, ito yung sample natin. Gold. Ayan o, gold yan mga ka-Tedge. Ayan o, gold. Gold to mga ka-Tedge. Tapos, ito, tubig. Paano ba natin i-accurate tong dowsing na to? Malaman natin kung ano ang hitsura niya sa gold at saka sa tubig. Bali, itong tubig mga ka-Tedge, sa ilalim na to ng lupa, paano to natin i-detect? Ganyan lang siya mga ka-Tedge. Oh. Ayan. Bali, kukunin natin itong gold mga ka-Tedge kasi ito yung dinidikit niya. Ayan mga ka-Tedge oh. Ayan. Diba ikis siya mga ka-Tedge? Ayan oh. Pero sa confirmation natin, lalagay natin sa dibdib. Hindi makukuha yung tubig mga ka-Tedge. Ayan oh. Walang detection siya sa tubig. Hindi talaga siya magde-detect sa tubig mga ka-Tedge yung kuha natin mga ka-Tedge L-Rod. So, try na natin yung gold kung anong itsura. Ayan, ito yung gold mga ka-Tedge. Ayan mga ka-Tedge yung L. Patayin muna natin yung ceiling pan.
Bali, ganyan ang gold mga katits. Pero pag dito na sa dibdib, tingnan nyo kung anong itsura niya pag dito sa dibdib ha mga katits. Ayan mga katits ha. Tignan nyo yung kamay ko mga katits. Kung ginalaw ko ba ha. I-relax lang yung katawan nyo. Tapos kukusang bubukayan mga katits. Ayan o. Hindi ko ginalaw yung kamay ko. Pag nasa gilid ka mga katits nito. Pag ginanyan mo. Ganyan lang yung buka niya mga katits. Pag nasa gilid ka. Ayan. Hindi siya didiretso. Diyan mga katits o. Oh. Yan. Pag nasa gilid ka ng gold, hindi yan didiretso ng buka. Nasa letter B siya. Ayan. Letter B lang siya mga katits. Pero pag nasa gitna mga katits, sa gitna ka, talagang bubuka yan. Pag nasa gitna yan. Yan, bubuka. So, ito na muna yung kuha natin sa Eldrood. Paano gawin at saka paano siya i-accurate at saka paano to siya i-apply sa site. Bali, oras pala ngayon mga katits is ang oras natin ay mga 12 na mga katits, 12 noon. So ito ginamit ko na lang yung bakanting oras ko kasi pupunta pa kami sa site mga katits. Ginamit ko muna tong oras na to para mag-upload para magturo ng gumawa ng video para sa tutorial natin paano gumawa ng Eldrood at paano ito gamitin o i-accurate. Sige mga katits, thank you. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking bagong channel about treasure hunting para updated kayo sa mga post ko about mapstone remapping. Sige mga katits, good luck.